Start na tayo. Hi, hello, mabuhay! Welcome back to my channel. And for today's vlog, may gagawin tayong reminiscing. So, babalikan natin yung college days ko. So, i-share ko sa inyo yung mga class card ko. Class card grades nung college. So, nakakatuwa kasi marami akong naalala sa mga nung college days ko. So, simulan na natin. So, first on our list is yan, natsai. So, ano ba yung natsai, which is natural science. So, pinag-aralan namin dito yung mga body structure, ano pa ba, branches of science, yan, mga biology, zoology, botany, mga ganun-ganun. So, I got 2.5. Pasa na siya. So, yun. Next one is accounting 101. Accounting, hindi ako magaling sa math. Pero I'm trying my best na ipasa yung subject. That's why lagi kong pinapasukan. And then nagpa-participate naman ako sometimes pag alam ko yung ini-discuss or yung sinasabi ng professor. Yan. I got 2.75. Pasang awa, best. Next one. English 1. Sa English 1, I'm not a good talaga when it comes to speaking English, pero I need to speak English every day pag subject namin English. So yun, I grade ko pala is again 2.75. so hindi ko yan mga forte yung mga ganyang bagay. Next one, Philippine history. So, Philippine history, pinag-aralan namin ang kasaysayan ng Pilipinas and other things na related sa Philippine history, and I got 225. Yes, I got 225. So, pwede na yun. Pasa na yun. And then, next one. NSTP. Ano ba NSTP? Is National Service Training Program. So, dito guys, nag-tree planting, pumunta kami saan-saan ng lugar, nag-community service kami. So, ayun yung mga ginawa namin dito. And I got, boom, 175. So, 175 lang naman. The next one, marketing. So, sa marketing, syempre, nag-market kami ng mga product. Ano lang to eh, minor subject lang namin. Alam ko, nagbenta kami ng something dito sa school. So, I got 275. So, pwede na yan. Management 1, which is, ito na yung pinag-aralan namin. One of our major subjects, and pinag-aralan namin how to manage businesses like related sa course namin, which is HRM. So, yun. Management 1, I got 275. Again. Doon na lang 275. Next, TSM. Tourism Management. So, sa Tourism Management, medyo mahirap kasi marami kaming dapat kabisaduhin. Like, mga spiel na sinasabi. Yan. And then, gumawa rin kami dito ng mga research. So, I got 225 for this subject. 225. Mama ka na. Next one. Housekeeping, syempre kailangan marunong maglaba, mga ganyan. Housekeeping, hindi, joke lang. Ang housekeeping is need mong magpalit ng mga linen sa bed. So, yon, bed making.
So ginawa namin yan, pabilisan, tandaan ko lang, pabilisan talaga kami, may time kami. May time to meet kami na ginagawa, pabilisan kami magpalit ng mga linen sa bed. Mga first sheet, second sheet, blanket, mga ganun-ganun, tapos yung top pa. So mga pillowcases, pinapalitan namin din yan. So I got Bumpanis, 175 best. 175 lang naman. Chicken. Joke. Next one. Front office. Alam ko, sinummer ko lang tong subject na to. Major subject din namin to. Front office, which is sa hotel. Mga ganyan. So, makikita nyo yung sa in front, sa lobby. Kita kayo dyan sa mga, yung mga nakatayo. So, dun yung front office. I got two. Then, next one. One of our major subject then, resort and club. Dito guys, sa resort and club, gumawa kami ng ano dito. Alam nyo yung mga flyers na binibigay sa mga resort, may mga flyers lang binibigay to attract clients. So, gumawa kami nun. Naalala ko yung ginawa ko nung resort is mountain resort yun. Ayun yung ginawa ko. So, I got 2 for that subject. 2. Yun na yun? 2. Next one. FL. Foreign language. Pinag-aralan namin itong language is Japanese. Yun. So, yun. Pinag-aralan namin bilang Ichinisan Go. Basta yun. Hindi ko na matandaan yung iba. So, naalala ko rin pinakanta kami ng Japanese song. Alam niyo yung Aishiteru ba yun? Yung kanta na sa ego no. Basta yung kinanta namin. So, I got 225 for that subject. Boom. Then, next one. MOI. MOI stands for Math of Investment. Math of Investment. So, syempre, kung may bala kami magtayo ng business someday, so syempre kailangan marunong din kami kumawak ng pera or marunong din kaming mag-handle how expenses are going on sa business, yung mga kita, so mga ganun-ganun. And then next is major subject din siya guys, which is bakery and science. Hindi yung ano may narinig lang kayong bakery, baka nyo sa pindahan. Pwede rin, pero science, bakery and science, which is baking, ang ginagawa namin dito. Baking. So, tandaan ko noon, last practicum namin, no? Ang una kasi namin ginawa, cookies, then second, muffin, then third, I know, second, cupcakes, muffin, tapos pinakalas yung cake. So, yung tatlo na yun, maganda yun, maganda yung gawa namin nun. And then yung pang last practicum na namin, doon pa kami pumalpak. Best! Igil. Alam mo nangyari. Yung, during this time, last practicum namin, yung ginawa namin cake, or yung nakuhang recipe ng kagroup ko, walang baking! Baking soda, baking powder. So, ang tendency, hindi umalsa yung cake namin. Nga nga. Pero, I got to pa din. Siyempre, hindi lang naman yan doon binibase. May mga quiz-quiz pa yan. So, doon na lang ako bumawi. Next, minor subject. PE, or physical education. So, importante ito siyempre. Naalala ko to, swimming to eh. Swimming. Swimming yung sa ginawa namin ito. So, I got 125 pala for that subject. So, yun. Next one. FL. FL stands for foreign language again. And ang inaral namin ditong language, Spanish. Spanish yung uno, dos, tres, cuatro, mga ganun. Tapos yung comer, to eat, beber, is to drink. So, yun. Ayun na yung mga natandaan mo.
porke, mga ganyan-ganyan. So, yon. Next one. favorite ko to. Ayan. Bar management. So, syempre, pag sinabing bar, hindi naman yung sa bar na ano. Subject lang namin to. Bar management, which is cocktail mixing, flare tending. Naalala ko nun, gumawa kami ng sarili naming alak. And then, practicum kami ng mga international cocktails. Syempre, kailangan mo kami sa dulin yun. And then, titimplahin mo. And then, kung tamang ba or mali. So, yun. Flare tending din kami dito. Yung paghagis-hagis ng mga bote, mga ganun-ganun. And, isa ako sa may pinakamagaling-magan sa batch namin. So, I got. Yun lang naman. Best. 1.50 or 1.5. Boom! Nice. Then next, international cuisine. So sa international cuisine, guys, focus kami dito on different dishes, mga Asian, European, American, mga ganun-ganun. So nagluto kami ng isa-isang mga dishes from that specific region around the world. So yun, and I got 175. Ang sarap ng mga niluluto namin dito noon. Alala ko. Nakakamiss. And shout out sa mga classmate ko dyan. sa tropang so lucky. Shout out sa inyo, guys. Then, next one. Hotel practicum. Ayan. Sa hotel practicum naman, ito yung pinaka-last phase ng pag-aaral namin, which is yung ina-apply na namin yung mga roto na namin during sa school. So, yan. Hotel practicum. Nag-practicum ako nito sa Manila. Sa City State Tower Hotel. For 600 hours at umaga. So, yun. And I got 125 for that subject. Boom! Panes. Last, yan. Restaurant practicum. So, sa restaurant practicum naman, doon ako nag-OJP sa Mega Mall. Alam nyo, guys, yung dad's kamayan sa akin na malaki doon. Alam ko sa third floor yon, sa bridgeway, sa pagitna lang siya. So, I got 125 for practicum. 600 hours din yan. Kakaburyo, grabe. Pero nakaka-enjoy naman kasi marami kang matututunan and different phases ng restaurant, mga kitchen, mga ganyan, management, cashier, mga ganyan sa operation na. So, yun. Marami akong natutunan, guys, during that time. And busog-busog din kasi grabe yung pinagkakain namin ng pagkain. Sarap. So, yun, guys, yung mga class card grades ko during college. And tips lang sa inyo, guys, sa mga nag-aaral, no? Pag nag-aaral ka, huwag kang mapagod na matuto sa mga bagay. Kahit mahirap, kahit na masakit sa ulo, kahit na yung ginagawa mo is parang sa tingin mo wala lang. So, kailangan mag-effort ka na. Kasi para niya naman sa'yo yun. And para sa future mo. So, I hope, guys, na pagbutihin nyo sa pag-aaral. Yun lang. And please like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa mga future vlogs ko. Bye! So, yun na nga. I hope, guys, na nag-enjoy kayo sa vlog natin for today. And nakita niyo yung mga grades ko during college. And comment down below kung nagustuhan niyo yung vlog natin. And gagawa naman tayo ng part 2. Bye!